Marami po tayong natatanggap na mga katanungan tungkol sa iba't ibang issues. Nagsimula po nung nagkaroon tayo ng crisis. And we tried our best to answer these questions na ating natanggap either through Facebook or sa ating PSR radio programs. Kaya lang po, mukhang hindi pa po klaro sa iba pa po nating mga kabayan, kaya minabuti ko pong mag-set up na lang po ng isang interview or telephone interview with the Philcosoc Chairman, Engineer Roland Lianyo, para po mas iklarohin po namin ang ating mga frequently asked questions once and for all. So this is my interview with Engineer Roland Lianyo. Chairman, magandang araw po sa'yo. Bago tayo magsimula, baka may gusto ka pang sabihin sa ating mga kababayan na ating tagapanood. Isang mapagpalang araw sa'yo, Philcosoc Board of Director and Vice Chairperson, Dr. Annie. Una sa lahat, nais ko muna pong batiin ang lahat ng ating mga tagapakinig at mga kasalukuyang nanonood at ang mga kabayan natin dito sa Oman na patuloy na sumusuporta sa ating komunidad. Nais ko ring pasalamatan ang mga frontliners natin, kabilang narito ang mga nurse na nasa medical field, the armed forces, the government officials, employees who are still working to provide our daily needs, those who are in the food industry, at iba pang patuloy na nagsisilbi para sa sambayanan laban sa kasalukuyang sakuna na dulot ng mapamuksang COVID-19. And so, Chairman, maraming salamat sa pagpapa-unlock syempre sa ating telephone interview ngayong araw na ito. At ang unang katanungan nila is, ano bang tulong ang ibibigay ng Philcosoc o kaya naman ang Philippine Embassy sa mga OFWs dito sa Oman ngayong panahon ng pandemic? Salamat uli, Dr. Annie, sa katanungan iyan. Pero bago ko sagutin ang katanungan iyan, ay alam ko na mas nararapat siguro na i-explain muna natin ang pagkakaiba ng embassy at ng Philcosoc or the Filipino Community Social Club. The embassy is a Philippine government unit operating in Oman with the consent of the Omani government. No? The Philippine Embassy, as all other diplomatic and consular and international organizations, missions are obliged to respect the laws and regulations of the host country. Kasi bansa nga nila yan, di ba? Kagaya dito sa Oman, parang sa mga embassies natin at mga konsulado at ibang organizational missions ng ibang bansa ay nakikipag-ugnayan or they communicate with the host country dito sa Oman ay through the Ministry of Foreign Affairs or MOFA. Sa Pilipinas naman, yung mga embahada doon ay nakikipag-ugnayan sa Department of Foreign Affairs. Likewise, sa USA, it's a State Department. Now, on the other hand, ang Philcosoc naman is a social club of expatriate communities. It is administered by the Ministry of Social Development or MOSD. It is not under the authority of the Philippine Embassy. It is also not under the authority of the Philippine Overseas Labor Office or hindi tayo under sa ating labor attache. No? Ang Polo is also attached agency ng Philippine Embassy. Basta pag kung may problema sa amo, sweldo, kontrata, overtime, at kung ano-ano pa ay dumulog or tayo ay dudulog po sa Polo Oman. Yan po ang trabaho nila. Other issues, parang rape, sexual harassment, trafficking, physical assault, associations or accusations of theft, ay sa embahada po yan, under ng attention to national na unit ng embahada natin. Now, ang isang layunin kasi ng Philcosoc, one of the primary objectives ng Philcosoc as mandated by the Royal Decree number 14 series of 2000, which was issued in Ministerial Order number 32 series of 2003, and it states the club shall highlight the culture and civilization of the Philippines
in different aspects with different legal, yeah, legal, legal ways that enhances the active presence of the Filipino community members in Oman and their good reputation that is embedded in the minds of our brotherly Omani people. Malinaw po na ang PhilcoSoc was formed not as a charitable institution but merely a social club governed by the Oman laws mentioned above. At ayaw naman po natin gumalaw sa mga bilang under po ng Oman law, eh ayaw natin na tayo mismo ay ang unang maging suwail sa kanilang mga alituntunin. Now, ang sagot sa katanungan, ano ang maitutulong ng PhilcoSoc sa mga OFWs dito sa Oman? Ang PhilcoSoc ay inatasan sa kasalukuyan na makipag-ugnayan po sa Oman Media Board kung saan sila ang nangangasiwa po para sa pagbibigay tamang impormasyon laban sa COVID-19. Ang mga Arabic transcript ay atin pong translate sa English, Tagalog at iba pang mga native languages kung ano ang mga nandito na community. At ang ito ay sinasalin nga sa iba-ibang lengguwahe, sa English, Nepal, Hindi at iba pa. Ang PhilcoSoc at ibang social clubs ay kasama sa grupo na natasang gumawa nito. At ipinapublish po yan dati sa Twitter, Instagram accounts, and just recently, we tried and opted to reach more people through WhatsApp, which is yung through broadcasting na nga po, may voice na siya. So, as of the moment, the Oman government has not instructed social clubs to do other activities such as crowdfunding or ang paghingi ng mga tulong o donasyon, financial or any other means para sa mga domestic ko natin, problems at the moment. You know? Although I am sure naman na may mga taong tumutulong at para sa ating mga kababayan sa ngayon. Maraming salamat din, Chairman, for clarifying that. And there's this follow-up question actually kasi ang iba sa ating mga kababayan, ini-equate po nila ang Philippine Embassy sa PhilcoSoc or sometimes nako-confuse sila kasi akala nila ang PhilcoSoc ay part ng Philippine Embassy at ang Board of Directors ng PhilcoSoc are being paid one way or another by the Philippine government. Baka gusto niyo pong medyo i-clarify ito, Chairman. Magandang katanungan yan, Dr. Annie, you know? Paano ko ba i-explain? Ang PhilcoSoc po ay binubuo ng mga board of directors na katulad nyo rin ng mga OFWs na pawang community volunteers at alaw po silang sahod, pondo o pabuya na tinatanggap mula sa anumang ahensya ng pamalaan. Sila po ay naglilingkod ng buong puso at walang kabayaran na tinatanggap. Ang tanging hiling lang ay ang pagkakaisa ng bawat Pilipino dito sa Oman. It's all volunteerism po, free service with our own free time. Sometimes mas marami pang panahon ang tinatalaga namin or binibigay, binabahagi sa community other than our work. Kasi even kahit nasa work kami at lumapit kayo sa amin, ay sinasagot po namin kayo at binibigyan namin ng karampatang katugunan kung ano man yung kaya naming isagot sa mga inyong mga katunungan or kinakailangan. Yan po ang bumubuo sa PhilcoSoc. Mga OFW din po. Ang iba sa amin ay gusto lang magsilbi sa inyo kahit po wala po silang masyadong kakayanan na pinansyal kundi ang buong taus-pusong paglilingkod sa inyo ang kanilang naibibigay po.